Welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Gem again, proud of W and a bride to be. So guys, for today's video, paalis ako. So after a week, yes, na nandito na ako at nakauwi nga ako sa bahay namin, lalabas ako para maka to do some errands like my laundry, mag-grocery, and yung sa mga bangko. So sasama ko kayo today kung ano na nga ba ang sitwasyon ngayong general quarantine na. So, titignan natin dito sa area namin sa Makati. So, let's go. So guys, finally nandito na ako sa loob ng Walmart, which is sobrang init. Na-drop ko na yung laundry, so ngayon naman mag-grocery ako. So guys, finally, dito na ako sa bahay. So, yun yung half well, morning errands ko na kailangan. So, nagpunta nga ako sa laundry shop, and then nagpunta ako sa grocery. So, nakita nyo naman sobrang konting ano lang kasi ang dami. Hindi naman madaming tao, pero ang dami kong binili. So, ngayon, magpe-prepare ako ng dinner for sinigang. Kasi lalabas ako after, hopefully after lunch, makalabas na ako for the bank naman na errands kasi kailangan na mag-update. So, diba, as a ano ka, parang fresh nakakabalik ulit sa Pilipinas. Kailangan mo lahat i-update para at least, yun nga, dahil lalo na sa mga binabalak-balak ko siya. So, yun. So, later, I'll give you my think after na maligo. Mali makagad, sobrang init. Wild, wild sa labas ngayon. Sobrang wild. So, yun. I'll just update you. So, guys, time check. It's almost 2:30, if I'm not mistaken. So, ayan, fresh na ang lola nyo dahil yun nga, tapos ko na yung morning errands ko, yung laundry, grocery, ng luto, yun. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Ortigas area para may asikasuhin ako, which is one-stop shop, which is Mega Mall. So, sana maging, wala masyadong tao, well, bahala na, pero yon kailangan ko ng maghanda at aalis na ako, magpabook na ako ng Grab. Finally, may Grab na, so yun. So let's see, sobrang init, kasi super wild yung init sa labas. Kaya good luck to me with the vlog, diba? Ewan ko, bakit din ako nag-vlog, kayaan nyo na. So yon, let's see, and then I'll just update you kung ano na nga yung kalagayan ngayon after one day, which is second day na pala ngayon na GC. General. Later! So, yan na. Pababa na ako. Super hassle ng pag-book ng Grab. But there. Later! There you go. Meron na siyang cover. And cashless na sila. So, lahat na yan. No, kung ano na yung bago for Grab. So, itong nasakyan ko nga, may cover siya. And, sabi ni Kuya, 6 a.m. to 7 p.m. na. Kaysa, kagabi, nag-try ako mag-book ng around 8:30 or 9. Wala na. So, yun, automatic na daw yun. Mawala, wala talaga. Unavailable na agad yung lalabas. So, yun, it's another new normal para sa transportation dito sa Pilipinas. And, ano na, through ano na sila. Through card na yung ano. Bawal na yung mga cash kasi yung transmission ng virus malakas din siya sa pera or sa gamit. So ayan, paper at cashless na sila, so more on online na sila, like yung iba bank ay lalagay mo na yung card details mo, or pwede ka yung Grab, I'm sure you're familiar, yung meron kang ilalagay na load, which is yun yung ginawa ko kasi hindi gumagana yung card ko. So guys, yun yung mga ilang bagay na ginawa ko nga na first time kong lumabas after my quarantine. So, as a fresh, parang fresh na balik mo dito sa Pilipinas. Kailangan kong i-update lahat. Bangko,
yung mga bills na kailangan mong bayaran. So marami talaga, 'di ba? So I know maraming nakaka-relate to that. And yun nga, kahit na medyo parang back to normal, well, hindi mo nga masasabing normal, new normal, is marami na rin namang tao ako nakita sa labas. Pero, good thing, meron talagang mask and social distancing, lalong-lalo na sa loob ng grocery, kasi nag-grocery nga rin ako. And most especially, yung sa Grab, because yun nga, nakapag-prepare sila. Like, may cover na between the passenger and the driver. Tapos si kuyang driver na yung mag-o-open ng door for you and magko-close. So wala ka na talaga hahawakan. And wala na rin ngang payment, cash payment. So guys, as promised, na hindi matatapos ang aking vlog related to quarantine facility or OFW protocol sa last vlog ko. So, but before I start, maraming salamat muna sa mga kaibigan ko na si Titus Maharanas at Casey Navarro for giving this updated process, kumbaga. Actually, wala naman masyadong nagbago. Meron lang silang nadagdag. So guys, yun nga, let's start with the non-OFW first. So, gaya yung sinabi ko nung last vlog ko, which is ang sagot ng government ay ang swab test. Yes, that's still correct. Pero ngayon, meron na kayong option B when it comes to accommodation, which is very good, di ba? Kasi lalo na kung wala kang enough budget na pag-uwi mo dito. So, ngayon, pwede na kayong, just in case wala nga kayong budget, meron na may i-offer ang government for free ng accommodation habang naghihintay kayo sa inyong resulta. Ang tanging babayaran nyo na lamang is yung inyong pagkain, which is 500 per day. Kasama na yung breakfast, lunch, and dinner doon. So, yun guys. Sa ngayon naman kasi, so far sa nababalitaan ko, nagiging mabilis na rin ang paglabas ng mga resulta. Maybe give them at least 7 working days. Mga ganon. Pero, don't worry, mag-double check pa rin ako. Or, I will monitor kasi since ngayon, yung dalawang kaibigan na na-mention ko, is kaka-uwi nila sa Pilipinas. So, doon din natin malalaman kung magtagbago nga ba ang tagal bago lumabas ang mga resulta o bago sila nakauwi? Katulad ko ba na at least 12 days lang or 10 days lang nakauwi na ba sila? So, I'll just give you an update about it. And also, doon naman sa isa pang update na pwede kong i-share is kung bakit madalas nagkakaroon ng problema, even lalo na dati, yung mga first process, second process, di ba? Marami tayong nababalitaan na medyo nagkakaroon ng problema, delays, wala sila sa listahan. Okay guys, babalikan natin yung una kong vlog, which is yung pagpa-process. Kumbaga pagdating mo, di ba, sinabi ko sa inyo na maraming fi-fill up pa na form. So, ito naman ay update ni Casey Navarro sa akin. So, madalas na nagiging problema pala ay yung pagkakamali ng pag-fill up sa form. So, uulitin ko po actually, pagdating nyo, may mag-explain naman kung paano nyo fi-fill upan. So, just in case, medyo naguluhan kayo kung ano nga ba ang difference ng middle initial sa middle name. Okay, isa po yun sa kasi po minsan kapag ang nilagay mo lang ay middle initial, which is yung first letter lang, madalas may pwedeng kapangalan ka pala. Kaya po madalas ang nilalagay talaga nila doon is you need to put your middle name. Ibig sabihin po, buo dapat yung middle name mo, hindi lang first letter. So yun po, at tatandaan nyo po, kung meron kayong part na naguguluhan kayo, approach anyone from Philippine Coast Guard or OWA kasi matutulungan nila kayo. So at least sigurado kayo na tama ang na-fill upan nyo. I suggest, just in case na natapos kayo, you can take photo yung form nyo bago nyo ipasa. At least, kung just in case na magka-delay, alam mo na nagawa mo yung part mo, nas na-fill upan mo siya ng tama. So, yun po, at least, diba, nagawa mo yung part mo, kung nagkaroon ng delay, ano pa yung pwedeng maging rason nun? So, yun po, yun yung kadalasan daw eh. So, shinare niya rin yun sa akin. So, just double check your forms kasi marami talaga tayong pinipila pa kaya medyo nakaka-confuse na yun. Pero yun po, makinig kayo sa instruction na ibibigay ni Philippine Coast Guard or ni OWA kasi sila po yung madalas na nagko-conduct nun. Yung paglapag na paglapag nyo, dadaling kayo sa holding area, yun na po yun, doon na kayo magpipila. So, yun po guys. Aside from dun sa binigay ni Titus na tungkol dun sa non-OFW, meron din siyang additional information regarding naman sa kung paano mo malalaman ng inyong resulta.
as per to the updated process nga, is same pa rin yung Philippine Coast Guard, sila pa rin na magpo-post ng list of negatives. Pero ngayon, meron siyang bagong sinabi, which is, once na negative ka, kailangan mong i-inform kung sino yung nag-handle sa inyo, like OWA ba or Philippine Coast Guard, doon sa quarantine facility mo. And then after that, makapag-schedule ka kung kailang ka lalabas. Either sunduin ka or magpapahatid ka. Pero based dun sa nalaman niya, is, for example, nagpasundo ka, pagkapasundo mo, kailangan mo pumunta sa NAIA ulit or PIPX. Yun, i-explain naman sa inyo itong bagong proseso. Pero just in case, bibigyan ko na kayo ng idea. Pagkapunta nyo dun, tsaka nyo kailangan i-print, maipiprint sa inyo yung inyong quarantine certificate. So, ganyan po, yan na yung bagong proseso. But guys, don't worry. Si Titus kasi yung friend ko nga, or si Casey Navarro, is magbibigay sila sa akin ng update once na lumabas ang kanilang resulta hanggang sa makauwi sila. Para mas updated kung ano nga ba ang tamang proseso, kung saan ka pwedeng magpaprint. So, para po mas klaro sa inyo at mabigyan ko kayo, lalong-lalo na yung mga ilang nag-leave na ng comments sa akin na pauwi ng July, August, hanggang September, may mga nabasa po kasi ako. So, at least bago kayo umuwi, just in case, is kung yun na ba ang magiging proseso nila, kung hindi na ba magsiscreenshot, or hindi na nila ilalagay online ang mga certificate. So, yun po ah, don't worry, magbibigay po ako ng update once na makauwi sila. And also, I will mention kung ilang araw sila na nag-stay dun sa quarantine facility nila. Kung gano'ng katagal inabot ang kanilang swab test result. So guys, once again, maraming salamat po ulit sa panonood nyo. At kahit pa paano, I'm trying my best na makapagbigay pa rin ng mga updates sa inyo. At lalong-lalo na marami pa rin po tayong mga kababayan na malapit ng umuwi. So thank you so much po. Uulitin ko, just in case na bago ka sa aking vlog, pwede nyo po panoorin yung mga previous vlogs ko related to this topic again or sa process. Pero don't worry, just in case na may bago ng process, I will update you immediately para po mas alam nyo kung ano yung tamang proseso na magkakaroon once na dumating kayo. So yun po guys, maraming salamat po ulit. And please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel until my next video. Bye-bye! Don't forget to wash your hands and stay at home. Plus, please don't skip the ad. Thank you so much. Bye-bye. See you next vlog.